Yon, good day mga boss. At ito, magsiset up tayo ng tent at swimming pool dito sa Maya Escape, dito sa May Conchu. So, nag-request yung customer ng pool at tent ngayong araw. So, assemble natin at set up. Tara guys, iset up na natin yung tent. Muna, ang unahin para hindi natin tayo mainitan. Meron, nahirapan nga ako dyan mga boss. Kasi mag-isa lang ako sa set up sa tent, medyo hindi ko pa gamay set up, pero nakaya naman. So ayan, iangat lang natin dyan ang apat na poste, then pagkatapos nyan ay ibuka natin ng sobrang buka para ma-set up natin yung tent ng maayos. So yan, adjustable naman yung tent at madali rin lang naman i-set up kasi ibubuka mo lang yung tent at okay na yan. So ayan, kung makita nyo guys, okay na siya yung height at ibubuka ko na lang para maayos na yung ating tent. So itaas lang natin ang sagad yan kasi milak naman yung bawat poste niyan, milak, kaya madali lang siya i-set up. So kung makita nyo guys, ayan yung gitna niyan, itutulak natin pataas yan para maibuka ng todo. So yung renta nga pala nito guys ay 900 pool with tent nga pala. Nandito tayo ngayon sa Conchu Maya Escape ang nagrenta ng customer natin. So ayan, kung makita nyo guys, naibuka na natin yung maayos at ilalako na lang dyan sa apat na poste yung tent natin. At pagkatapos nyan ay yung pool naman yung iseset up natin. So okay na yung tent natin, naiset up na, ilak na lang natin ng maayos para magandang tignan yung tent natin. Pagkatapos nyan, kukunin ko na yung pool na iseset up natin. So bago nga pala lahat, nililinisin ko muna yung paglalagay ng pool natin kasi medyo maraming bato. So nilinis-linis ko pa at kukunin ko na yung panglatag natin para maganda yung paglalatagan ng pool. Ayan yung panglatag natin, kung makikita nyo ganyan kahaba. So yung customer nga pala nag-request na ibahin daw yung pwesto ng pool, gagawin natin yung horizontal. So kaya ginanyan ko na lang, inikot ko na lang kasi nakaharang daw sa daan yung pool, kaya ang gusto ng customer ay ganun daw yung pwesto. So nilipat ko lang yung panglatag natin, ayan ganyan, inayos ko lang ng ganyan pahaba para hindi naman nakaharang sa daan. So nagmamadali nga ako guys dyan sa pag assemble, pag set up, kasi baka matagalan tayo. Ang maximum pag set up ko lang dyan ay 30 minutes, 20 minutes to 30 minutes, dapat tapos na yung pag set up natin. Ayan, kung makikita nyo guys, nailatag ko na yung paglalatagan natin ng pool at kukunin ko na yung ating pool. At ayan, nilatag ko na siya ng pahaba. So ayan, kung makita nyo guys, medyo tinatapangan ko yung mga bukol-bukol dyan kasi may mga bato na nasa ilalim, baka mabutas yung ating pool, sayang. Ayan, nililinis-linis ko na, tinatanggal ko yung mga bato dyan sa ilalim kasi hindi siya samentado, yung kalahati lang yung samentado nung paglalagay natin ng pool. So kung makita nyo guys, ayan, nilatag ko na yung pool at a-assemble na natin. Lagyan natin ng mga paa at mga gilid-gilid niya. Ibuka lang natin yung cover. Sobrang laki niyan guys. Kasyang-kasyang tatlong pamilya dyan. At ang paglalagay ng tubig, kung isang bahay lang yung maglalagay ng tubig, aabotin ng 4 oras yung paglalagay ng tubig. So kunin ko na yung spacer niya para ma-assemble natin ng ayos. Ayan, nandyan sa box. Ilagay ko lang dyan yung mga bakal na ilalagay natin sa mga gilid at mga braces niya para sa ating pool. So, assemble na natin. Ayan guys, nakaset up na lahat. Yung mga bakal na ilalagay mo sa mga gilid. Madali lang yung assembly. Ayan guys, so makita nyo. Ilalagay mo yung mga letra, ayan. Kaya hindi kayo magkakamali mag-assemble dyan kasi may mga letra na yan na kung saan ipapasok yung mga tube.
Ayan, pinasok ko na yung mga tube. So, ayan, sobrang dali lang yan. Bali, anim na tube lang yan sa gilid. Ayan guys, makita nyo. Ay, pasok ko na sa ating pool yung mga tube na gagamitin. At yung mga brace nya, ilagay rin natin sa apat na gilid para maitayo ng maayos yung ating pool para balanse yung pag-assembly natin. So ayan, excited na ngayon ating customer para mag-swimming. Kaso bibilangin ng apat na oras yan bago mapuno. Kaya maaga kong in-assemble ngayon. 7 a.m. para 7 a.m. na diniliver ko na para assemblein dito sa Conchu Amaya Escape 13 Martires City. Nandito tayo ngayon, nagse-set up ng pool at tent. At sa pag-renta nito, mga busing ay 24 hours. Bukas ng umaga kukunin. Ayan yung spacer niya para hindi maghiwa-hiwalay yung mga bakal. At may lock din yan sa apat na gilid. Ayan, napakadaling assembling niyan guys. Hindi na kayo lalayo para mag-swimming. Diyan na lang sa harap ng bahay nyo ay makaka-swimming na kayo. Hindi pa kayo magagastusan. At nag-enjoy pa kayo sa pag-swimming ngayong summer. So ayan, nilalagay ko na yung apat na spacer niya dito sa mga gilid para maitayo na natin yung pool. So wait lang guys, at malapit na tayo matapos sa pag-set up. Yun lang guys. Pag kayo ay mag-inquire, just mag-inquire na kayo sa aking page at mag-preserve kung kailan natin i-assemble sa inyo yung pool na gagamitin nyo. Ayan. Sobrang dali lang mag-assemble nyan. 20 minutes to 30 minutes, tapos yan. Kapag assemble. Hindi kayo malilito dyan guys, kasi may mga letter na yan. Ayan nga pala yung mga paa nya, kinakabit ko na. Apat na paa, saka anim na braces sa gilid. Ayan guys. Malapit na tayong matapos sa pag-assemble. So na tabunan nga ng camera yung ating ginagawa, kaya hindi na tayo makita. Ayan, tapos na yung halos patapos na tayo sa ating pag-assemble ng pool. Yung braces na lang na nilalagay ko, at mamaya lalagyan na ng customer yan. Customer na yung bahala maglagay ng tubig dyan. Pagtatapos yan, alis na ako. Sila nang bahala dyan. Bukas na ako pambalik. Naayos ko lang na mabuti para hindi naman mapangit yung pag-assemble, para balance yung tubig niya. So, yan nga guys. Tapos na. Na-assemble natin yung pool at tent. So, ready na para lagyan ng tubig ng customer. So, andito ka tayo sa Amaya Escape. Ayan ang mga bahay nila dito sa Amaya Escape. Parang tahimik dito sa Amaya Escape. Maliliit lang yung mga bahay. So, yan yung ating service. At yung bahay ng customer. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.